Akala mo dahon lang ito, pero insekto pala. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Kailangan mo tignan ng maigi ang nilalakaran mo sa gubat dahil ang inaakala mong dahon, maaring isang insekto pala. Ang mga leaf insects o tinatawag rin na walking leaf ay kilala dahil sa kanilang itsura na mukhang dahon. Sinasabi ang mga leaf insect ay kamag-anak o halos kapareho ng mga stick insect dahil pareha sila nagtatago sa mga predator o nais kumain sa kanila. Kinokopya ng mga leaf insect ang dahon gamit ang kanilang flat na katawan at mapusaw na kulay berde o green at kayumanggi o brown. May ibang leaf insect na may spots o blotches sa katawan o kaya puro kulay kayumanggi ang katawan nila para magmukhang tuyong dahon. Nakatutulong ang mga kulay nito para makapag-camouflage sila o di basta makita sa kanilang tahanan sa kagubatan kung saan sila kumakain ng dahon. Mayroon ding antena ang mga leaf insects. Maiksi ang antena ng babaeng leaf insect samantalang mahaba ang antena sa mga lalaki. Kapag may nakita silang insekto na paparating o malapit sa kanila, lalayo sila na parang lumilipad na dahon. Madalas makita ang mga leaf insects sa mga isla sa Indian Ocean, sa ilang lugar sa mainland South Asia at Southeast Asia, Papua New Guinea at Australia. Ang sukat ng isang leaf insect ay nasa pagitan ng 1.1 hanggang 3.9 inches. Pero mayroon ring leaf insect na masigit pa ang sukat sa 3.9 inches. At ito ang tinatawag na Phyllium giganteum. Ang Phyllium giganteum ay ang tawag sa mga babaeng leaf insects at mas malaki talaga sila kumpara sa mga lalaking leaf insects. Kung tutusin, ang mga babaeng leaf insects ay may malalaking forewings na nakakabit sa tiyan nila. Pero wala silang pakpak at sila ang klase na insekto na flightless o hindi nakalilipad. Kahit din nila makapag-reproduce o makapagparami o magparami kahit wala ang lalaking leaf insect. Nagtatago sila sa mga puno at ilalaglag nila ang mga itlog sa lupa ng kagubatan. Ang mga itlog ay kulay kayumanggi na buto at hindi mahalata. Ang mga nymphs ay mga anak pagkalipas ng 2 o 3 linggo at mananatiling kulay kayumanggi at gagayahin nila ang mga langgam. Ang mga lalaking leaf insect naman ay may maliliit na forewings at mayroong transparent na pakpak. Ano ba ang tawag sa ganitong pagkocamouflage nila? Ayon sa mga eksperto, tinatawag ito na cryptic mimicry. Ang cryptic mimicry ay ang abilidad ng mga insekto para i-conceal o itago ang kanilang sarili. May 2 teknik ang mga leaf insect para magamit ang feature na ito, crypsis at protective resemblance. Ang crypsis ay ang tumutukoy sa kulay ng insekto at kung paano magmukhang itsura ng kanilang tirahan. Samantalang ang protective resemblance ay tumutukoy sa mga insekto na nagko-camouflage para maging kahawig ang kulay ng mga natural na bagay gaya ng kahoy, bato o dahon. Gaya ng mga malalaking dahon, nananatili ang mga leaf insects sa kanilang pwesto para hindi sila mapansin ng mga predator. Ang paggalaw ay isang malaking pagkakamali para sa isang insekto na gaya nila. Kung gagalaw sila, dapat gawin nila ito ng mabagal o gumawa sila ng strategiya. Ikaw, nakakita ka na ba ng leaf insects? Comment down below. Lalaki, nagpakain sa sawa? At paano kapag nilunok ka ng isang sawa? Taong 2014 nang si Paul Rosalie, 27 years old, ay magplano na magpakain sa isang aas. Ano kaya ang pakiramdam ng malunok ng isang sawa? Una, hinanap muna ni Paul ang pinakamalaking lahi ng aas. Ito ay ang giant anaconda